Papurihan at pasalamatan natin ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin mo ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa pihong ako ay hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikyem.
sa puno ng roble ng More. Noon ay naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng hain. Nagtayo rin si Aaron ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon ay Diyos. Mapalad ang kanyang bayang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtag-gutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami ay natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na hinihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong katahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna
ang puwing nagatahilan, asa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan muna natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa 12th linggo, Lunes ay 12th linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat kung papaano natin pakikitunguhan ang ating kapwa at bilang isang Kristiyano. Ang mga pangaral pong ito ay makatutulong sa atin upang tayo ay makapamuhay sa mundong ito bilang isang mabuting Kristiyano at isang tao na magkakapatid kay Kristo at patungo kay Kristo. Ang una po, magkaroon ng respeto sa kapwa tao. Mayroon ho tayong kasabihang mga Pilipino na madaling maging tao, mahirap magpakatao. Bakit? Sapagkat ang tao ay palaging nakatingin sa iba, pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Mahilig tayong mamuna ng kapwa, pero hindi natin nakikita ang ating mga kahinaan. Mahilig tayong magchismis ng kapwa, kahit tayo sa sarili natin, alam natin na tayo ay marami ding pagkukulang. Kaya nga ho maraming uso ngayon ang salitang marites. Kapag kayo po ba ay nagmamaritesan sa isa't isa, sinong pinag-uusapan ninyo? Hindi naman natin pinag-uusapan ang ating mga sarili kapag tayo nagchichismisan sa isa't isa. Ang pinag-uusapan natin ay ating kapwa at kasiraan ng ating kapwa. Mga minamahal kong mga kaibigan, kapag kaganito ang ating pag-uugali bilang isang Kristiyano, hindi tayo nagpapakatao. Kaya nga ngayong ang ating ebanghelyo ay naghihikayat sa atin na tignan ang ating mga sarili, na tayo rin ay maraming mga pagkukulang, marami din tayong mga pagkakasala, marami din tayong mga nagagawang kasalanan sa ating kapwa at sa Diyos. Sapagkat sa pagtingin sa sarili, nagsisimula ang pagsisisi. Hindi tayo unlad ng pagtingin lamang sa ating kapwa, bagkos ito ay magiging dahilan ng ating pagkakahiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak bilang isang Kristiyano. Kaya nga mga minamahal ko, mga kaibigan, tandaan mo na bilang ikaw ay isang tao, na kung ikaw ay mapanira sa iyong kapwa, tandaan mo na ikaw din ay may pagkakasala at pagkukulang na nagagawa. Kaya wala kang karapatang siraan at ipagchismisan ang iyong kapwa. Bagkus tulungan ng iyong kapwa na itama ang kanyang pagkakamali upang siya'y umunlad sa kanyang sa sarili, kasabay ng pagpapaunlad mo din sa iyong sarili upang ikaw ay maging mabuting Kristiyano. Ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta, "If you judge people, you have no time to love them." Ang isang taong mapanira at mapagchismis sa kapwa ay isang taong
walang pagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya nga kung ikaw ay isang Kristiyano at inaari mong ikaw ay deboto na Nazareno, magsusumikap ka sa iyong sariling, huwag tumingin sa kasiraan ng iyong kapwa bagkos tignan ng ating mga sarili upang ito'y paunlarin mo rin. Pangalawa, pinakasimple lang ho, maging mabait sa ating kapwa. Alam niyo po, ang daming masusungit ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Sa mga opisina, sa mga trabaho natin, ang lagi kong ang joke eh, kung hindi ka naman kagwapuhan at kagandahan, huwag ka na magsungit. Sapagkat iyan na lamang ang puhunan mo. Mga minamahal ko mga kaibigan, maging mabuti palagi sa kapwa. Maging mabait sa kapwa. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan din niya sa kanyang buhay. Kung iyong susungitan ng iyong kapwa, nakadagdag ka pa sa kanyang pasanin sa buhay. Alam nyo, hindi naman tatanungin ng Diyos kung ano ang pag ikaw ay kaharap na niya, kung ano ang natapos mo, at saan ka nag-aral, kung gaano ka naging kayaman, ang tatanungin ng Diyos, gaano ka naging kabait sa iyong kapwa nung nabubuhay ka pa sa mundong ito. Bakit ko rin sinasabing maging mabait? Sapagkat ang isang tunay na deboto ng ating ng Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang nagdarasal, hindi lamang maraming nobena, hindi lamang napupudpot ang tuhod kada dasal, kung hindi una at tigit sa lahat, nakikita ito kung papaano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Sapagkat dito tumitingin ang ating Poong Jesus Nazareno upang tugunin niya ang iyong mga panalangin at kahilingan sa kanya. Kung ikaw ay mabait sa iyong kapwa, pagpapalain ka ng ating Panginoon. At kasabay ng pagiging mabait sa kapwa, pagiging magiliw sa kanila ay ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Sapagkat lagi natin tatandaan, ang isang taong mapagbigay ay pinagpapala ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw ng mga biyaya. Subok ko na ho ito sa aking personal na buhay. Maraming mga tinutulungan, pero ibinabalik ng Diyos ang triple, sapagkat kung ikaw ay mapagbigay, mas mapagbigay ang Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, maging mapagbigay sa ating kapwa sa pagkasusuklian ng Diyos ang ating mga ginagawang kabutihan para sa Kanya. Ganito tayo tinatawagan ng ating Ebanghelyo. At sana sa paglalakbay natin sa daigdig na ito, maging mabuti tayong Kristiyano upang makapamuhay tayong magkakapatid kay Kristo at patungo kay Kristo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit
sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mamakapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo'n si iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahalang Birheng Maria Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na manakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan ho tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaiyahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan ng Panginoon. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig para bago umalis sa harapan ng pareho ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananakan ang pag-ibig ay naroon ang I'm
paalaala, pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa paumagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa paumagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong patuloy na nagmamahal. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,